Ang karaniwan pong nagiging sakit ng ating mga rabbit ay kagaya po nito. Ito po ang tawag dito ay mange o yung galis. Ayan po, mapapansin nyo. Nauubos po yung balahibo. Magiging purong balat. Meron din po tayong tinatawag na pagtatay sa kanila. At meron din po tayong bloat. Para ito po, kumukha nitong mange na to. Para maiwasan po ito, ito po ay kailangan nating bigyan ng gamot dalawang sunod. Pwede po tayong gumamit dito ng ivermectin. Meron po siyang papahid. Meron din po siyang pa-injection. Ito po, sa injection, kailangan po ng ganito. Ito kay sir, para masisir kung sakaling dumating yung time na busy ko na hindi ako mapupunta. Pwede siyang mag-inject. Tuturuan natin si sir kung paano mag-inject. Ngayon, kukuha tayo ng konting gamot dito. Medyo malapot lang talaga ng konti itong mga gamot nito. Ivermectin itong gamot nito. Ito actually, ito yung gamot na to. Hindi lang siya gamot sa galis. Pamurga rin siya at the same time. Pwede nating ibigay sa rabbit ito o sa ibang hayop. Ito ay ginagamitan ng 0.1 ml sa ganito kalaking edad na 1 month. Or kung kukumpute natin, 1 ml sa kada 33 kilos na timbang. Wala namang 33 kilos ang ating mga rabbit. Kaya pag kinumpute natin yan, almost mga 0.1 lang ang maibibigay mo sa gantong edad. Ganito siya, angatin nyo ng balahibo yung likod niya, yung balat. Gagawa kayo ng parang triangle dito. And then, tutusok nyo siya ng dahan-dahan na hindi siya lalabas sa isang ano. At saka nyo ipasok ng dahan-dahan yung gamot. Medyo masakit siya sa pagkabinigay. Mahapde. Ayan, tinan nyo, umiyak. Kasi yung gamot nito medyo masakit siya sa balat. Madako naman tayo sa mga pagtatae. Usually, nakukuha siya pagka pakain natin mali. Sobrang pakain ng pigs. Minsan, magdamag na, hindi nila uubos. Tapos, magkakamold yun, makakain. Ayun, kukos ng pagtatae. Yung bloat, ganun din. Mali din yung pagkakabigay mo ng pakain. Kaya yung rabbit naman, supplemented naman lang naman yung pigs. Mas more na ginagamit talaga. Herbivore kasi ang rabbit eh. Kailangan niya ng grass pa rin o hay. Kaya lang tayo gumagamit ng pigs para mas mabilis nating mapalaki yung rabbit. Kasi para mabenta natin ng mas maaga. Kasi kung puro damo naman, medyo mahina naman silang lumaki. Ang tamang pong pakain yan, dapat po ay masunod natin yung 25 grams kada kilo po ng rabbit. Ibig sabihin po, kung 2 kilo na rabbit, ito po 2 kilo. At least po dapat kumakain to ng 50 grams per day. With grass po yon. Kung pure naman po na pellet at lalo't buntis na siya, kailangan na pong kumain na ng 100 grams yung ating mga rabbit para maintain po yung pagbubuntis, lumabas pong masigla yung ating mga kids pag pinanganak. Sa pagra-rabbit po kasi, may kita po dito. Kaya lang po huwag nyong hangarin yung napakalaki kagad ng kita. May kita po talaga. Imagine nyo na lang po, for example, nanganak po ang rabbit natin ng 10. Ang isang rabbit po natin ay nagkakahalaga ng more or less po pag binenta yan, nasa mga 500 pesos ang isa. Ang cost to produce na naman po niyan, hindi naman po aabot ng 200 pesos eh. Doon sa bawat ulo eh. Sa pigs po niyan, usually, mga 100 pesos ang costing. Kung mabibenta niyo po siya ng 500, ilabas niyo pa po yung another 100 para sa miscellaneous, mga gaso sa pagkain or something, tubig, kuryente. Meron pa rin pong 300 na matitira. Or else, pinakamababa po na kitain natin sang ulo ay siguro po naglalaro po sa 150 pesos. May kita po, kaya lang po hindi siya ganung kalaki. Yun po ay sa meat, pang karne. Pero kung mabebenta po yan as breeder, mas malaki po ang kita talaga. Kasi iba po ang presyo ng breeder. May mga klase po kasi ng pag-aalaga ng rabbit. Meron pong tinatawag na pet life. Yun po yung pag-aalaga ka ng mga mabalahibo na yun po hindi kinakatay. Kasi unang-una nga, matigas po ang karne niyan at saka maliliit. Yun naman pong isa, yung breeding type naman po ng klase ng pag-aalaga ng rabbit. Yun po ay intended naman na yung ipoproduce niya ay puro gagawing barako at gagawing inahin. Yung reject po, yun na lang po yung pang-meat. At yun naman pong pangkaraniwang kamukha nitong sa ating rabbita neto, yan po ay meat type. Yan po, nagbe-breed sila para po gamitin pangkarne yung mga
Yeah, anak. Kumikita po. Kaya po huwag kayong mabahala sa rabbit. At ang isa nga po, kailangan kumain kayo ng rabbit. Kasi pag hindi po nyo kakain kayo ng rabbit at hindi nyo po tuturuan yung family nyo ng kumain ng rabbit, paano nyo po mai-enhance yung iba na kumain ng rabbit? Ito po ay napaka-healthy, hindi siya malansa, safe na karne, white meat po siya, hindi siya nakukumbert sa uric acid. Kaya po, huwag kayong na kumain ng rabbit. Unang-una po, masarap po siyang talaga. Growing and harvest po natin, usually po yan, aawatin ng 30 days, inaalagaan po siya ng another 60 days. Pag 60 days, ibig sabihin po nun maganda yung breed ng rabbit na ginamit. Mataas po yung pagka-hybrid niya. Sabihin, ang barako po nun, maaaring pure line. Usually po, pagdating ng 90 days, 3 months, nakukuha mo na po yung 2 kilos. Pagka po yung mga upgraded lang, yung mga ordinaryong lahi lang na hindi natin alam kung ano na yung mga lahi, pero malalaki rin siya. Usually po, maabot siya ng 3.5 hanggang 4 months before niya po ma-meet yung timbang na requirements. Kasi po ang requirements natin sa pangkarne, at least po 1.9 hanggang 2.3 kilos lang. Para po accepted dun sa mga nagkakatay. Para sa malinis na kapaligiran, natural na karne, at maasensong pag-aalaga ng rabbit, dito tayo sa subok na gumamit ng ProBit.